So this my ano, this my Vanessa Rose. Hindi ako nga ipakirap na. Always alert and active. Yeah. Ito, nagustuhan ko, Be, kay, ano, kay Vanessa Rose. So, tiyagalan to si Vanessa Rose sa akin dito. So, this 6 years na nag-pila kay Idol Rapi Tulpo is na sa akin talaga siya. So, naiintindi ko kung ano yung mga isip niya. So, alam niyo na yun. Ako, I'm just saying the truth. Yeah. And I am very, hindi naman to sinabing perfect. Oh, kasi wala naman taong perfect sa mundo. Yeah. Nobody's perfect. Right, Idol Rapi Tulpo. Kumbaga. Ay, yung idol mo, si Idol Rapi Tulpo, perfect ba yan? Hindi ah. Walang perfecto sa mundo. Yeah. Yung lilika ng Diyos, eh hindi perfecto. May tao. Ang maging idolin mo talaga. Sa kamay, eh, 6 na daliri. Perfect ba yan? Eh, di ba dapat 10 lang? Saka ang idolin mo talaga, yung hindi namamatay. Wala namang immortal. Walang immortal. So, nobody perfect. So, magiging idol mo lang yan, pansamantala. Oo. Na magiging idol mo. No? Idol mo si Idol Rapi Tulpo, pansamantala lang yan. Prank ka kasi akong tao. Yeah, same tayo. And direct to the point ako. Yeah, tama. Kahit pa kaninong tao yan, wala akong inuurungan. Oo, I'm just saying that. Yan ang bebe ko. I'm not a liar. Kung sa mata ng tao ay ako ni, ako ay pinalalabas nilang ako ay sinungaling, ako ay may mali, ako ay may ginawang kababalaghan sa pamilya ko, may ginawa akong matinding kasalanan, kung baka ako'y nakapatay ba ako o hindi. I'm just saying the truth. So guys, si nanay po nireregla. So ito si nanay po, no? Si nanay po ni Dagul. Dito kay Dagul. Nahilig rito, mayroon tayo pag-uusapan. Nalika, iba-vlog kita ngayon. No, naka-vlog tayo ngayon. No. Anong oras pag-uusapan tayo? Hindi. Narinig mo ba yung issue? Anong oras na? Sino ko si nanay? Kaya nga. Hindi nalaki. Nire-regla nga si nanay. Si nanay may regla. Ayun. Mayroon tumawag sa kanyang kanyang pamangkin. Na anak ba? Anak ba, nay? Ano ba yun, nay? Ne, hindi ko alam na anak mo yun ah. Anak mo ba yun, nay? Ah, palaki. So, anak na rin. Nakita niya, oh. Asa ka ba, nay? Dito ako muna. Dito ka ba yan? Hindi. Ay, nila ba pag-uusapan yun? Nila ba pag-uusapan yun? Wala pa nila na yan, siyempre. Antok na siya. Hindi, ang sabi mo kasi, nay, uuwi na ba kayo ng Pangasinan? Kasi pinapauwi ka na ng anak mo ng pinalaki mo? Pinapauwi ka na ba? Nantok na ako si nanay doon. Malayo pa na ang uwi niya. Eh sabi ni Barisa, pinapauwi ka doon ng Pangasinan. Sasama doon siya sa Pangasinan. Sabi ko, pagkain natin. Iyan, hatid sabi ko, pag umuwi na ako, hindi ko na kailangan ng ano. Ang sabi ko sa kanya, iyan hatid ako sa Pangasinan ng lovers ko. Sa mata niya. Pinaluhanan ko sa kanya. Siya nagagalit siya. Ba't siya nagagalit? Hindi pa sa doktor ang mag-aalit sa mata ko. Kailangan expert. Expert. So kasi nanay dito mo, ayos naman siya nanay dito. O panik-panik lang. Kasi ang taas na pinapanik niya. Ang taas na pinapanik niya. Parang bumapanik niya ng ano man. Tapos ka na nung pag-uwi doon, sasabihin daw pag-uwi na siya. Ito guys, this is the life of Boy Sardinas. Oh. 2 years! Ikaw kasi mag-aral ka ng caregiver sa'yo, di ba? Caregiver. 6 months. 6 months na pwede na! Para makapunta ng Canada! Ano, gusto mo? Whole words. Whole day. Ano ba gusto mo? 1 year siguro, 1 year na pwede. Oh, di ba? Punta ng Canada. So, maging mayaman yan, be. Oy, maging mayaman siya, ano, si Vanessa. Ay, naku. Tinago na, kasi walang tiwala sa'yo eh. Tinago mo na yung pag mo? Siyempre! Ang tiwala sa'yo eh.
Ayaw mo magpakalso eh. Ayaw mo magpakalso. Ayaw mo magpakalso. Ayaw mo magpakalso. Nay! So ano bang plano mo? Halika muna, magkwentuhan tayo kasi anong oras na? Alauna na. Sinahanin nagising po guys kasi sa ano mo. Kasi nag-ano kami, nag-bandi-bandi kami ni Kalso, tapos si Mark, tapos ito nagising si Vanessa Rose. May kwentuhan po sila na naalaman ko, kaya nag-vlog ako. Si Vanessa Rose. Naituloy ba yung ano, pag-aaral niya o ano bang mangyayari? Tuloy nga. Tuloy na daw. Tapos kanina, tuloy hindi tuloy. Halika na muna ito, halika mag-martes tayo, halika na, natuloy na itong vlog eh. Nahalika muna, alauna nang madaling araw nagma-vlog tayo. Kung naka-register na ako, kung naka-in na ako doon. Ah, na-in. Oo. Pero kung ganyang say by words lang, ay kaya naman natagalit siya ng gawa ng panig kung saan-saan lang ako sumasama. Hindi ako sumasama. Kung hindi mo, hindi sa buwal sa puso mo. Pinuntahan kami na itong lagers ko na. Magkapi ka, busit. Magkapi ka, painit mo doon. Inalis kami sa TV5. Oo. Uh-huh. Ako mababait sila dito, sabi ko sa kanya. Oo, mabait ba ako, Nay? Hindi. Nasa bunutang kita. tinanong guys, no, close kami ni nanay kaagad. So, di ba, ngayon na kami nakita nanay, nag-close na kami. Kahit sila sabi ko na apo niya si Dagul. So, ano lang yung content lang yung mga best. Siyempre, baka mainit kayo. Sila sabi ko na lang na lola po ito ni Dagul. Di ba, kasi balit lang mo kasi si nanay. Ano ba sabi sa'yo nung apo mo dun sa abroad? Ano ba sabi sa'yo? Ayun, pag uwi niya, saka lang ako, magsasabi daw siya at sunduin ako doon. Di hintayin natin. Hintayin natin abo mo. Kailan ba? Next year. Di next year ka uwi. Dito ka muna sa akin. Kaya mo ba tumagal ito hanggang next year? Pag nakatapos na yan. Ikaw rin yun. Naasahan nito eh. Bago nga, dapat nakarehistro na ako sa pag-aaral. Doon ka sa susunod na semester. Gamang kapura. Ito ang inaano namin ng asawa mo eh. Nagpabago-bago ang isip. Napakabait ng aking misis mga besh, no? Doon sila sa baba. Kaya hindi namin malaman kung hindi, ikaw ang inaasahan dito, no? Kung ano pa yung ano mo. Ang sabi kasi tita mo, mag-aaral ka kahit mga vocational na. Ayun nga. Caregiver. Tignan mo, sabi ko nga sa inyo guys, sabi ko sa inyo, meron tong problema sa pag-iisip, dukuti ko utak mo eh. Kasi gusto ko kasi, pagka ako'y in-enroll nung ate ko dati, basta sinabi mag-i-enroll, agad-agad na silang pumupunta sa school, kasama ako. Late ka na, hindi ba kaagad makapag-enroll ngayon? Susunod na semester ka pa, October pa yata yun. So, tambay ka pa rin eh. Yeah, kung naman college... This year pa rin yun na eh. This year pa rin. Kung college naman, August, may pasukan. Yung August nga? Ay, August, August yan! Public yun. Yung limbawa, mga PUP, mga ganun. Ah, ganun? Oo. August ang pasukan talaga. Di doon ka mag-enroll. Doon. Oo. Mama ka naman yung nanay, napaka supportive ng lola, So guys, ito, pinag-aaral po na, kausap ko yung tita niya. Naku po, Diyos ko naman. Mama ka naman ako, nag-sakripisyo na matulungan kayo, be, no? So, dito, maayos ka dito kahit hindi sila magpadala, walang problema, kakain kayo dito kasi meron naman ako rito mapakain sa inyo. Ang hindi sponsor sa sarili ko. This me, walang sponsor sa inyo para dito sa vlogs ko, para sa inyo walang sponsor talaga, be.
Ang sponsor kay Nola is si Mami Amalia is dun sa salamin niya. I-save ko yun para sa salamin ni nanay. Pero sa mga dito, pag tira, wala. Walang sponsor. Gusto ko talagang makatapos. Kasi yung mga... Gawin na iinggit kasi sila nga ang naan sa... Hindi, you need to inggit. Kailangan kang mainggit para gawin mo. Naghinto sa pag-aaral. Eh, ako daw yung pinakang matalino dun sa klase. So, ito guys, si Vanessa is na mayaman yung tatay nito. So, yung kayamanan ng tatay niya is nagbago. Hindi siya naging mayaman. Hindi ko alam. So, nagmamalaki ko sa inyo, nabablog ko po itong isang si tita na si Vanessa Rose is mayaman to dapat. So, hindi ko alam kung bakit nagkaganon, no? Yung kasi masyado nga yung mga pinsan. Oh, yung mga pinsan, whatever. Pero at least, proud ako, nandito ka. So, ikaw, dito ka muna. Just, ano, gawin mo muna kasi isa lang kasi isip mo. Wow. Kawawa man si nanay. Tinan mo si nanay. Tinan mo, alauna na ng gabi ngayon. Alauna ng gabi ngayon, guys. Gising pa si Lola. So, nag-vlog pa ako. Si Lola po, ay is, meron siyang anak na. Nasa baba yun, ay. Merong, sa baba yun, no? Ahas, no? Si nanay po, nagkaroon siya ng anak na ahas na kasama ng kakambal. Di ba, nanay, no? Ay nako, i-reveal ko po sa inyo yung mga about ng mga ganyan. Pero mo meron palang ganun? Oh, sige nanay, matulog ka nanay, matulog ka na po. Pinatay. Pinatay, no? So susunod na yan, abangan nyo yung video na yan. Tutulog mo si nanay. Abay, mag-alauna na. Ang bait guys ni Lola. Ayun, no? Oh. Nay, tutulog ka na ha. Gusto lang yun ang bahay niya. Ikaw daw ni malinaw. May registration form na ako dun sa iPhone ko. Nakaregister na yun sa school. Ngayon, ipa-follow up ko na lang yung requirement. Kasi last year ko pa yung i-register for 2023. Oh. Napasukan. Nadarating na yung taon. So, pa-follow up ko na yung requirement ko dun. Dun kung ano yung sasabihin ng student. Tapos na ba yung exam. Nasa ako yung nakaregister na dun. Papakita ko yung registration na application form ko sa cellphone. Ayaw, sin mo. Kasi kawawa naman si Lola na maghahintay sa sitwasyon mo ba? Eh, si Tita Meme lang naman ang inaano ko din. Kasi kung siya talaga ay may mabuting pusing tutulong, dapat nag-ano na siya. Nag-trigger na siya. Kung wala, wala. Hindi, si Lola kasi is... Para ipapalo up ko rin yung educational assistant ko sa DSWD. Lalo na may registration form ako, mas wala talaga siya. Hindi kasi ito, ito be ang pinaka, ano, ito ang pinaka magandang usapan natin. Sa tagal ng panahon na nakapila kayo dyan, is, napakaswerte mo talaga makikita ko talaga ni Adol Rapidulpo. Eh kasi ako nung kasi eh, yung pali umani na doon, pumasok na doon nung time na nasa loob na ako. Nakakita eh yung mga natulungan ko din sa labas. Kapag nandun ako sa loob, yung time na doon siya sa labas, sa may mismong tapat ng TV5, sa entrance, sa harapan, hindi sa likod. Doon siya mismong dumaan. So hindi ko nakita, hindi ko na-chempoan. Wala namang... Na-chempoan ko, makakausap ko talaga. Hindi pwede yun kasi may mga security yun. Eh, hindi, whatever na ano, no. What anong kailangan mo pang magpatulpo? Kasi hindi nakausap ko naman yung tita mo eh. Nakausap ko tita mo. Hindi naman maayos eh. Dapat yung clear, yung maayos. Ah, yung clear, yung malakas ang internet, ganun. O sige, kausapin ko tita mo. Hindi, I think clear naman siya eh. Ba't ano ba yung mga pinaglalaban mo pa? Yung maayos na enrollment. Enrollment? Asa ang papel mo? Kompleto ka ba sa papel mo? Sa cellphone ko, sa iPhone 6S. Hindi, asa yung mga papeles mo na original? Nandiyan. Asa yun? Oo. Pakita mo sa akin bukas. Parang magkakapunit-punit naman. Ikatagal ko ng 6 na taong kabang naman. Palaboy-laboy. Ganito. So guys, ito si ano si Vanessa Roses palaboy po dun sa TV5. No? Ito si Vanessa Roses meron tong kaya sa buhay. Kaso, medyo may problema. Oo, aksyon ka agad, no? O, sige.
Mapunta tayo sa anak ko kung paano ma-enroll ka agad. Mag-aral ka na agad, no? Yung mga process sa'yo, aral talaga, no? Sige, mag-aral ka talaga. At tawag dito, yung pag-aral mo, gusto ko makikita yung ano mo, yung grades mo. Oo. Yung anak ko, grabe ah, 95, 96. 86 ang mataas ako hanggang 93. Wow. Yung senior high school. Wow. Yun ang mga gusto ko kasi ako lagi 75 lang eh. Ang major subject ko, Soksay 1, Soksay 2, and Soksay 4, puro flat na yun. Wow, grabe. Ito laging flat. Flat ang po ito. Flat ang po. So ayun guys, ito yung video natin na pinakita ko sa inyo. Kasi this Vanessa Rose is nasa poder ni Boy Sardinas. Pinapakita ko sa inyo yung nangyayari sa buhay nila dito. Kung saan nandito kami. Okay naman sila dito. Pero syempre is yung buhay nila. Pinapakita ko po sa inyo. Buhay mo kayo. Kaya si Lola, anong oras na? Anong oras na ba ngayon? Mag-alauna na. So sige guys daw kasi may type siya dito. Ay! Ito na! Yeah! Yeah! So guys, shout out sa Miss Nick also. Ito mamaya, ito yung binto. Anggat. Kalso. Yari ka. Ano nag-sell dito. So ayun guys, biro-biro lang yung mga besh na. Si Vanessa Rose, napaka-bait nito. Gusto nang miss ko to si Vanessa. Tanulungan, kinakausap ko siya ni miss ko. So, hello sa miss ko. Napaka-supportive sa ginagawa ni Boy Sardinas. So, dati hindi ko mo inaasahan na magkakaroon ako ng mga ito mga kasama na naaambon this within my house. So, part of the mission siguro yan, no, mga besh. So, si Vanessa is a rich family na nagkaroon ng problema, ganyan. So, that's life, no? Kaya alagaan nyo yung buhay nyo na ngayon. Kung meron kayo ngayon na maganda buhay nyo, alagaan nyo yan. So, iba-iba kasi ang buhay ng pamilya. So, huwag mo i-compare yung buhay mo sa buhay ni Vanessa and Boy Sardinas. Sila, nasa sa kanila din yun. Kasi balang araw naman, pag sila yung mga matatanda na. Like si Papa. Yo, ikaw mag-alaga. 57. Ako ang lalapitan niya. Yeah. Kaya wala mong pera ako. Kung meron man ako at marami akong pera, ako parang ang lalapitan niya sila. Pero doon sa ginawa nilang ganito, hanggang ngayon ako'y naghihirap ng ganito. At sa ginawa nila sa akin na yan, hindi ko masisisi yung sarili. Pero kaya mo, hindi mo naman kaya tiisin naman pag kumukuha sa iyong hingi. Ay, no. Kaya ko silang tiisin dahil sa ginawa nila sa akin. We. Ano, ito, besh. No, ito talaga, besh. Hindi mo sila kaya tiisin pagka andyan na yung mga sakit. No? Ay. Naku. Sa ginawa nila, ako nga, may nararamdaman ngayon. Hindi ko dinadain sa kanila. Mano pa si mama. Kasi nung time na ako'y talagang may sakit na hindi ko na kaya yung sarili ko at halos mamatay na ako, si mama ang nag-save ng buhay ko. Si mama ang nag-save ng life ko. Nung time na nasa Marinduque kami, nag-aayos kami ng lupa at stress na stress ako. Ay, naku, Diyos ko. Paano yan kung magsabi na tayo mo na pinatawad na kita, na hindi mo pinatawad, marina tayo, okay nung natay mo, marina kayo? Ay, hindi. Ne? Hindi ko magagawa yan sa ginawa pa lang niya sa kapatid. Kaya nga ako mag-sorry nga eh. At sa kanya, at siyang nag-utos kay Papa, never. Hindi nga, kung mag-sorry na tatay mo. Tatay mo yun, patawarin mo tatay mo. Never been touched. Never been. Kiss. Mali-mali. Kahit pa siya yung milyonaryo, kung milyonaryo yung pag-uwi niya dito, hindi ko siya Pero tawag dito, be. Pero hindi mo yan, puro salita ka lang. Kasi pag nakita mo. Ginagawa ko yung action. Like yung mami-mamihan namin sa Bulacan. Mami-mamihan namin na yun sa Bulacan. So sa dami-dami kong naririnig sa kanya at sa naririnig sa kapatid ko, nung time na tumutulong siya at tumutulong din kami at nakakarinig kami ng sumbat sa kanya minsan or kung anong patugtog ng ano niya, parang may concert siya sa bahay niya.
kung ano yung mga sinasabi niya sa kapatid ko at sa akin na hindi niya sinasabi ng direct at na papakinggan ko pa na ako lang mag-isa na uusisa at na ko-observan ko at nabubuksan ko kung kaninong tao yun. Eh, may nagawa akong mali sa kanya. Nung time na may cancer stage 4 siya, sinamahan ko siya sa medical center, sa Makati Med. So, ang nangyari nun, sinamahan ko pa rin siya kahit ganun yung ugali niya. Pero nung time na nakapagdalawang isip ako, doon sa ginawa niya sa akin nung time na mga last August na yon. Kasi ang tagal ko din siyang sinamahan, 6 months. No, hindi ko na siya inanisa. Inisip ko doon sa mga ginawa niya sa akin. O anong nangyari? Namatay. Dahil wala na siyang pera. Naku, nung time na yun. Oo nga. So mga bebe ko, no, kahit anong daming pera mo, iiwanan mo, hindi mo kayang dalhin sa ilan na lupa, syempre. Kailangan, kung meron kang pera, spread the blessing to everybody, people, no? Pero, may nagsasabi sa akin na parang, ano ka daw, kamag-anak ka doon, di ba, is ganda. May nabasa ako eh. Kanina? May nakita ko, medyo, ano daw, kamag-anak doon, di ba, is ganda. Sino nagsabi niya? Ay, may nabasa nga ako. Baka naman merong kang tinatago na kamag-anak mo si Vice Ganda. Kahit pa sila'y mag-headset at magpatugtog ng magpatugtog araw-araw, I'm just feeling, hindi ako manhid. Kahit kaninong tao yan, kahit pa kay President yan, kahit pa kay Vice President yan na walang kwenta, kundi ako ay hindi aksyonan. Kung ano lang yung ma-action nila, yun lang para lang may masabi sila na na-actionan ko. Ay, may trabaho akong ganito na ma-action. Kasi pag hindi ka daw trending, hindi ka kailangan tulungan eh. Pa rin yung taong hindi nila na-actionan ng maayos. Kasi alam mo kung bakit, hindi naman nila na-actionan ng maayos. Babalik at babalik. You are not trending. Kung na-actionan nyo ng maayos at clear at malinis yung pagka-action at wala nang babalikan ni isang dumi, para ka lang naglilinis nyo. Yeah, tama. Kung may dumi pa rin, babalik at babalik. Yeah, syempre. Pero kung malinis yung pagkakatrabaho, ba't ka pa babalik? Yeah! Ang galing mo naman. Diba? Yan ang pinaka talagang reality sa mundo, no? Pero, I'm just feeling well kasi natatakot pa rin ako kasi baka may plano yung government na kesyo inaaway ko, biglang patay na lang ako. Kagaya nung may nagreklamo kay Sarah po, babae siya, hinahunting siya ni Marcos. Yan. Dahil napagbintangan siya doon na pumatay, pero hindi naman napagbintangan lang siya. Yan ang si Vanessa Rose, mga baby. Tinulungan pa namin dahil medyo may pagkabaliw din. Kasi nandun siya sa, nag-stay, pa-shoutout nga pala doon, hindi ko alam kung anong pangalan. Pa-shoutout nga pala doon sa taga Bicol daw yun. Ngayon, ang nangyari, may anak siya dyan sa Bulacan, doon siya tumuloy, tapos doon siya nagtuloy sa may ano ba yun, low tone. Ngayon, gusto siyang kunin ng DSWD doon. Tapos, ang nangyari, ayaw nilang sumama dahil yung trato pala ng DSWD ay iba din. Ganun. Yung parang maraming lumayas doon na kinupkup ng DSWD. Ano, iba yung trato, pinapakain sila ng parang panis daw na. Hindi naman panis na yung may mga sabaw-sabaw na corn beef na parang baboy yung... Ay, oo, grabe yun, be, no? Tapos yung pagkahihiga daw ay wala man lang sa pin, mga yung bang maayos daw na anong pag-charge nga daw, hindi daw. Reality talaga yan, best. Totoo yan, no? Grabe, totoo talaga. Kaya hindi pa rin ako nagtitiwala sa DSW, pero yung okay na lang sa akin yung magbigay sila ng financial, magganyan sila, magbigay sila ng mga damit, magbigay sila ng food, ano, ganyan lang. Pero yung sabi mong mag-i-stay ka dun sa loob na ano, wag na yun. Mas okay pa yung magbigay na lang sila ng kaya hey, mo ba, pag yumaman si Boy Sardinas, no, yung mga huling kung sa mundo ko, no, tutulong natin yan, no. Gusto kong maging yung lahat ng sana mas maging malaking subscribers natin. Ipapakita ko yung tamang-tama talaga na pagtulong sa kapa, no. So this is my Vanessa Rose. Hindi ako manhid eh. May pakiramdam. Always.
alert and active. Yan. Ito nagustuhan ko, Becky, ano, kay Vanessa Rose. So, tiyagala ito si Vanessa Rose sa akin dito. So, this 6 years na nagpila kay Idol Rapi Tulfo is na sa akin talaga siya. So, naiintindi ko kung ano yung mga isip niya. So, alam niyo na yan. Kasi ako, I'm just saying the truth. Yeah. And I am very, hindi naman kasi sinabing perfect ako kasi wala naman taong perfecto sa mundo. Yeah. Naman nobody's perfect. At Idol Rapi Tulfo. Kumbaga. Ay, yung idol mo, si Idol Rapi Tulfo, perfect ba yan? Hindi ah. Walang perfecto sa mundo. Yeah. Yung lilika ng Diyos, eh hindi perfecto. May taong. Ang maging idolin mo talaga. Sa kamay ay anim na daliri. Perfect ba yan? E, di ba dapat sangkot lang? Saka idolin mo talaga yung hindi namamatay. E, wala namang immortal. Walang immortal. So, nobody perfect. So, magiging idol mo lang yan. Pansamantala. Oo. Na magiging idol mo. No? Idol mo si Idol Rapi Tulfo. Pansamantala ako, lang yan. Prank kasi akong tao. Yeah, same tayo. And direct to the point ako. Yeah, tama. Kahit pa kaninong tao yan, wala akong inuuruman. Oh, yeah. I'm just saying ito ang mga bebe ko. I'm not a liar. Kung sa mata ng tao ay ako ay, ako ay pinalalabas nilang ako ay sinungaling, ako ay may mali, ako ay may ginawang kababalaghan sa pamilya ko, may ginawa akong matinding kasalanan, kung baka ako'y nakapatay ba ako o hindi. I'm just saying the truth, hindi po totoo yun. Hmm. Sinisiraan lang ako ng kahit sino at ng mga kamag-anak ko. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat. Okay na yung usapan natin. See you on my next video, no? Maraming salamat. God bless. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, no? Tapos, isa pa, di ba? Apat dapat na sardinas, eh. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na.